Hi guys! Welcome back again to our channel. So this is Sheila, your Lipaholic Mama. Welcome back again for another plant care tips. And on today's topic, i-discuss natin easiest way how to make your hoyas bloom. So there are two, and then magbibigay ako din ng isa pang tips paano natin mapabilis ang pag-bloom ng ating mga hoyas. Lipaholics, kung isa ka sa bago pa lang dito sa aking channel, yes, I am Mami Sheila, your Lipaholic Mama. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na, i-hit mo na yung notification bell para lagi kang updated pag merong bagong vlog si Mami Sheila. Huwag mo kakalimutang mag-leave ng comment sa ating comment section dito sa comment box down below. So, paano nga ba natin mapabilis or mapadali ang pag-bloom ng ating mga hoyas? So, there are two easy way. Una ay make it happy. Number two ay stress it. Bakit? So, there are many ways to make your hoyas bloom, but I will share with you yung easiest way, which is itong two. Make your hoya happy or stress your hoyas. And later on, magbibigay din ako ng isa pang tip na mas mabilis magpa-bloom ng ating mga hoyas. So, how to make your hoyas happy? Yes, if you tend to grow your hoyas happily, surely it will grow healthy and happy. Makikita mo yon pag ang ating mga hoyas ay healthy and happy. In rewards, it will make it bloom. At paano natin malalaman at paano natin mapapasaya ang ating mga hoyas? So, number one, meron ng maraming ways nito at na-share ko na din ang mga paraan na ito sa aking last na video. Yes, ilalagay ko dito yung link or dito sa description box. Ayan, paki-visit na lang po yung video natin last time, how to prep your hoyas to bloom. So, yung una, how to make your hoyas happy. Of course, you give it a proper care and needs. So, yung una ay bigyan natin sila ng good sunlight, if ilagay natin siya sa ating garden, or if you tend to grow your hoyas indoors, kailangan natin bigyan sila ng grow lights. Kasi merong, pag sa indoor, not enough yung sunlight na nare-receive nila pag ilagay natin sila sa loob ng bahay. So, number three, good substrate or medium. So yes, may mga videos din ako na ano ang magandang medium or substrate na pwedeng gamitin sa ating mga hoya. So, ayan, visit nyo ang aking playlist all about hoyas. For outdoors, bigyan din sila natin ng good environment. Yes, yung maganda yung airflow, maganda yung area ng ating garden kung ilalagay natin sila sa labas. Kung ilalagay din naman natin sila indoors, or aalagaan natin sila sa loob ng bahay, ay kailangan meron siyang good humidity, good airflow, meron siya silang kahit papano ay merong enough sunlight na nare-receive. Kung hindi naman ay bigyan natin sila ng grow lights. Kailangan din nila ng plant food or fertilizer. Yes, kailangan din ng ating mga hoyas ng good nutrients para sila ay mabilis lumago at mas maging healthy lalo. And of course, ito din, importante din, kailangan ng ating mga hoyas ay pest free. Yes, kailangan hindi sila maraming pest kasi ang hoyas talaga ay lapitin ito sa mga pest, lalo na sa mealybugs, sa white mealies, sa root mealies, sa yellow aphids, at saka sa white aphids. At sa iba pa mga insektong pwedeng makasira sa ating mga hoyas. And lastly, kailangan ng ating mga hoyas ng tender love and care. So, yan ang pinaka-importante talaga. So, yung number two na paraan para mapabilis ang pag-bloom ng ating mga hoyas ay stressin natin sila. So, paano ito at bakit? At ano ba ang sign pag-stress ang ating mga hoyas? So, I have here, yan, sample sa mga stress na mga hoyas ko dito. Ito ang Hoya Rebecca. Ayan. If you can see, ayan. Ito ang kadalasan na malalaman mo pag na-stress ang ating mga hoyas ay, yes, nag-change yung color. Sun stress ang tawag dito. So, ayan, nasa sun stress sila kasi na-overexpose sila sa sunlight. At yung epekto sa kanila ay nag-change ang color ng kanilang leaves. Ayan,
example dito, itong ating hoya Rebecca ay, ayan, nagiging brownish or purplish red ang ating dahon ng ating hoya. Ayan, ganyan siya. So, ito na yung unang sample natin. And also, I have here, wait. Dito, yung hoya Pacherawalay. Nahirapan ako i-pronounce. Ayan. Ito, ilalagay ko yung name niya dito. Ayan. Ito, also known as Hoya Isensis. So, ayan. Itong Hoya Isensis ay, or ma-distinguish mo kaagad siya kasi ang kanyang dahon ay merong margin. Ayan o. Merong margin siya, guys. Dito. Ayan. Ayan o. May margin yan. Itong pinaka-edge ng dahon niya may margin. So, yan yung characteristics niya para ma-distinguish nyo mo agad siya kung sino siya. So, ayan, ito, sun stress din siya. Ayan, pero healthy yan, guys, ha. Hindi yan mamamatay na. Ganyan lang talaga yung epekto niya sa overexposure ng sunlight. At yung isa din na sign na stress ang ating hoyas ay almost pa-dry na yung kanyang stem, yung leaves niya. At yung parang konti na lang ay bibigay na, mamamatay na. So, ayan, siguro mga ilang araw na lang na hindi mo siya aalagaan, hindi mo siya didiligan, ay matuluyan na siyang mamaalam. So, yun yung sign niya. Parang totally dried out na siya, kung totoosin. Pero hindi pa siya yung talagang dry na dry o yung patay na. So, yan, yung malapit na. So, yun yung sign na stress ang ating mga hoyas. At isa din ito yung kulang sa dilig. Yan, na-stress din yung ating hoyas pag kulang sa dilig. At kagaya din nito, ito, I have here Hoya Bertone. Ayan siya. Diba, ito yung unang sign, sun stress. Ayan, malapit na siyang mag-dry. Ayan, total, ayan siya oh, parang dry na siya. Kung nakikita niya, dry na siya. And then, kulang na yung medium niya, which is hindi na healthy kasi mabilis mag-dry out ang kanyang medium, which is hindi siya nag-hold ng moisture. So, ayan, ito, kailangan ito laging diligan every other day or kung pwedeng almost every day kasi summer ngayon. So, yun yung sign niya. At ito, not enough nutrients din ang halos wala na silang nakukuhang nutrients sa kanilang medium or hindi mo na sila binibigyan ng fertilizer kaya not enough nutrients na. So ayan, na-stress na yung ating mga hoyas. So ang epekto niyan pag na-stress ang ating mga hoyas ay ito. Diba, nagkaroon na siya ng overexposure sa sunlight, nag-change na yung color. Malapit na mag-dry yung kanyang stem and leaves. Ang kanyang medium ay dry na dry. And yung halos kulang na siya sa nutrients. So, yon ang tendency noon ay lahat ng lakas niya o yung energy niya ng plant mismo o yung nung hoyas ay iipunin niya para maglabas na lang siya ng mga peduncles at mag-bloom. So, ayan. Kumbaga, magbo-bloom na lang siya bago siya mamatay. So, ayan, last energy niya, iipunin niya para ibuhos lahat ng kanyang ganda bago siya tuluyang mamaalam. So, pero hindi natin hahayaan yon. So, kawawa naman. So, ang gagawin natin, pwede natin silang i-revive. Pwede natin silang water therapy, bigyan ulit ng fertilizer, change yung medium, or kung talagang parang alanganin na siya, all you have to do is cut and ipropagate mo ulit. So, ayan. Ito, isa ito sa sample ay itong ating Hoya Rebecca. Ayan, guys, diba? Dry na siya, sobra na siya sa exposure sa sunlight. Ang ginawa niya ay, saka ito, hindi lang din ito sun stress. Kumbaga, partly healthy at sun stress. Ayan. Pero, yun yung nga, ang ano kagandahan ng dito ay blooming siya. Marami siyang peduncles sa isang pot. Ayan, marami guys. As in, marami to. Kung bibilangin ko, mahigit siya 10 peduncles or 10 buds dito sa isang pot. And also, I have here, ito, blooming na din ang ating Hoya Verticillata
para dating parasitic ah, dating ang pangalan nito ay Hoyo parasitic ang dating pangalan nitong hoyang na to hoya na to ay Hoya parasitica heart splash. Ayan, kasi famous siya sa kanyang heart-shaped leaves and then splashy siya. And ito, pag sun stress ito, itong guys, yung splash niya na to ay nagiging color pink. Ayan, and then yun yung characteristic niya, na unique characteristic niya na ma-identify mo agad na siya yun. Na siya si Hoya verticillata heart splash. So, ayan siya. Ito yung kanyang bloom, guys. Ayan. Meron siyang dalawang bloom sa isang pot. Ayan siya. Ayan. So, ito guys, mabango din to siya. Parang, ano siya, para sa akin, parang amoy chico. Pero mabango siya. And then, I have also here, yung ating Hoya Isinses. Ayan, dalawa. Yung isa kong pinakita kanina. Wait. So, ito guys, same plant. Nakatanim lang sa different pot. So, ayan, ito, sun stress talaga. As in, over sun stress. Ito, malapit na din, pero hindi ganon. Kasi ito, nung dumating ito, binigay sa akin to ni Joag Calpo. Ayan, green pa siya. So, ngayon, nakalagay na siya sa, ano siya, filtered sunlight. Ganyan siya. Nag-change na din color niya. And then, meron na din siyang, ayan guys, oh. May peduncles na din. And then, malapit na din siyang mag, totally bloom siya. Mag full bloom. And ito guys, isa din sa sample na stress ang aking hoyas ay itong Hoya lacunosa. Ito, matagal kong napabayaan na hindi nadiliga, nasa sulok siya or hindi siya naaabot ng hose pag ako'y nagdidilig. So ayan, ito muntikan na din siyang bumigay pero buti na agapan ko. At yun nga, dahil na stress siya, nagkaroon siya ng maraming peduncles. Ayan, actually marami siya guys eh. Ayan, marami and then, ayan. Yung epekto niya ay blooming siya. At ito guys, isa din to sa may pinakamabangong bloom itong Hoya lacunosa natin. So, ayan sila. And, yun yung mga sample ng mga hoyas na maganda lalong-lalo na pag na-stress sila. So, ayan. Pero, mas maganda na healthy na, blooming pa. Syempre, mas dubling ganda. So, both are happy. Yun. Ang hoyas at of course tayong mga nag-aalaga sa kanila, yung Hoya at saka yung Hoya tita. So ayan, mas maganda na parehas tayong masaya at blooming, di ba? At yun yung mga tips na ibinigay ko sa inyo, how to bloom your hoyas na madalian or yung easiest way na mapabloom natin sila. So ayan, meron pa akong isang tip na mas mabilis mag mapabloom natin ang ating mga hoyas ay, yes, bumili na kayo na meron ng peduncles para hindi na kayo mahirapan, di ba? At bumili na din kayong hoyas na mature enough na or ready na to bloom. Kasi almost of my hoyas here ay mga mahigit na 2 to 3 years na sila sa akin at ngayon pa lang sila halos sabay-sabay nag-bloom. Pag bumili kayo ng matured na hoyas na at ready to bloom na siya at meron din kahit na napropagate siya or maliit pa siya pero meron siyang peduncle. So, ang gagawin mo na lang ay alagaan mo sila, papalaguin mo sila para maging healthy sila and then kalaunan, bigyan mo lang sila ng fertilizer, blooming fertilizer ay tsak, magbo-bloom na sila. So, ayan, itong aking hoya. Ito, Isinses, binigay lang to siya sa akin last December. Ayan, meron na din siyang peduncles nung dumating siya. At ganyan na din yung itsura niya. At nilipat ko lang siya sa may paso. Ayan, mas magandang paso. Kasi sobrang liit ng paso nito eh. So, ayan, at isinabit ko na din siya. So, ayan, ngayon, ayan, sa 3 years na din, 3 months na din sa akin. At ayan, blooming na din siya. Ayan na, ready na siya, guys. Ilang araw na lang ang aantayin natin para mag-bloom siya. Ayan. Ayan. Na ano eh, naiinitan. Ilang guys ang aking tips na ibibigay sa inyo para mapabilis ang pagbloom ng ating mga hoyas. So, I hope na nakapag-share ako sa inyo
na natatuto kayo sa aking binigay na tips para mapabilis ang pag-bloom ng ating mga hoyas. Ayan, kung nagustuhan nyo at meron kayong natutunan sa video niyo to, please like, share sa ating mga friends, and of course, subscribe ka sa aking channel for more hoya plant care tips. So, ayan, at sa iba pa nating mga plant care tips, sa iba pa nating mga halaman dito. So, ayan guys, see you on my next video. Bye!